Hi, welcome back dito sa channel natin. And for today's video, papakita na naman natin yung panibagong laro nga ni Wesley So at ang kalaban niya dito ay si Hikaru Nakamura. Ito ay ang kanilang Grand Finals ng American Cup 2023. And ito ay naging game 1 nila at ang hawak ni Wesley is ang black pieces habang si Hikaru Nakamura ay white pieces. So ito tingnan na natin. So ito nga, naging English opening nga ang tinira nga ni Hikaru Nakamura laban kay Wesley So. So, tingnan natin kung ano maging sagot ni Wesley. So, yun. Nag-E5 siya. After E5, then knight C3 for Hikaru Nakamura. Then, knight F6. So, knight F3. Knight C6. E4 for Hikaru Nakamura. Then, bishop B4. Ito is book line pa rin. So, makikita itong madalas din itong ginagamit ni Wesley kapag nag-English opening si Hikaru Nakamura. So, D3, then D6 as usual, book line pa rin. So, dito A3, then atas lang, bishop C5, at least may control pa rin sa long diagonal dark squares sa white side, and meron ding threat for the F2 pawn. O pwedeng tumira dito si Wesley ng knight C5, knight to G4. At least may threat sa pawn sa F5. So, yun nga, pinatras nga ni Hikaru Nakamura. Matas lang. Then, nagtira ng knight A4 si Hikaru Nakamura laban kay Wesley So. Then, dito, tinira na nga ni Wesley ang kanyang bishop sa long diagonal sa G4. At least meron siyang control. O pwede niyang tanggalin ang knight kasi napakalakas ng knight ni Hikaru Nakamura kapag nasa D4. So, yan. Usual lang kinain. Then, bago siya na tumira ng knight D4. So, napakalakas ng knight D4 dito ni Wesley. Gawa ng ang dami niyang pwedeng makontrol and meron ding mga threat kagaya ng bishop. So, text lang. So, A text B6. So, dito, makikita natin na halos patas lang din ang kanilang advantage sa white and black. So, makikita natin yan sa evaluation bar ng leechess.com. So, inrook lang, then queen, move lang, then bishop. At least, pwedeng matanggal dito ni Wesley ang control ng knight ni... pwedeng nag-bishop lang, at least matanggal ni Hikaru Nakamura ang control ni Wesley ng kanyang knight sa D4. So, yun nga, text lang. Queen text F3. Kaya nag-queen text F3 si Hikaru Nakamura gawa ng may control si Wesley sa G4 square. So, inrook lang. Atras. Then, nag-rook to FE8. Rook FE8. Then, tumira si Hikaru Nakamura ng F4. Then, ang B5 lang. So, dito, tumira ng C5 si Hikaru Nakamura. Gawa nga ng, kung sakaling kakainin yan ni Wesley, at least may control siya sa C5 of C5. Then, queen move lang si Wesley. Nakita nyo ni Wesley. Dahil yung mangyari yun. Then, dito, preparation na lang din. Nag-rook A, C1. Then C6. After that, C takes D6. Then, knight D7. So, makikita natin yung evaluation bar is like, balance pa rin ang kanilang advantage. So, nag-queen move lang, queen F2. Then, F6. Then, dito, D4 na si Hikaru Nakamura. So, kasi hindi nga pwedeng kainin yung pawn ni ni Hikaru Nakamura sa F-file gawa nga ng B10 ang kabilang side ni Hikaru Nakamura. Then yon, tumira na nga si Hikaru Nakamura ng E5, then F to E5. Then D takes E5, knight takes E5, then rook C1,
Nag-rook C1 na, gawa ng pwedeng makapag-pin si Hikaru Nakamura sa queen ni Wesley. At yun, iniwasan na nga ni Wesley. Then, nag-queen E2. So, queen C4. Meron threat sa bishop. Text lang. So, dito makikita natin na nag-sacrifice nga si Hikaru Nakamura na kanyang queen laban sa rook ni Wesley. Check. Kinain lang. Check. So, nag-king move. After that, nag-rook E7. So, dito, talagang ginawa na talaga ni Hikaru Nakamura ang lahat-lahat. Kasi, advantage na din sa kanya, gawa nang meron nga siyang dalawang rook. Yan, napakalakas ang rook kapag magkasama. So, dito, nag-king move lang. King to G6. Then, kinain. Then, after that, kinain lang din. So, dito, bakit hindi kinain nga ni Hikaru Nakamura? Ni Wesley, yung bishop ni Hikaru Nakamura. Gawa nga ng merong threat pa din sa kabilang side ni kay Hikaru Nakamura. So, dito, nag-bishop to A6, A1. Nag-E3 si Wesley. So, H4. So, balik lang natin. Pakita lang natin. Bakit hindi kinain dito ni... kung sakaling kakainin ito ni Wesley, yung D6, ganito mangyayari. So, dito, mag-rook F7, G5, H4. After that, King G4. Then, rook G7. Then, rook H5, G3 for Hikaru Nakamura, H6 for Wesley, then text to F4, then check, then King H2, then Bishop E3, then G4. So, dito, ganito mangyayari kapag kinain nga ni Wesley yung D6 pawn ni Hikaru Nakamura. So, magiging advantage na ito kay Hikaru Nakamura. Gawa nga ng kulong na ang king side ni Wesley. So, balik lang natin. So, dito nga, nag-bishop E3 nga si Wesley. So, after that, nag-H4. Grabe talaga yung mga sacrifices na ginawa ni Hikaru Nakamura sa larong ito. So, dito, nag-king move lang. So, king, nag-queen queen move, queen to D3. After that, kinain. Queen takes F4. Then, check lang. At least, meron threat din sa bishop. Fork for the bishop and the king. Then, king F2. Kinain. After that, G5 si... si Hikaru Nakamura. Ang the best na... pwede sana niyang gawin is siya. Dapat gumamit siya ng rook to E7. Dapat ganito lang ang tinira niya. Rook to E7. At least merong threat sa knight din. So, again, pagpapatuloy natin. So, nagkaroon nga ng bad move si Hikaru Nakamura dito. So, after that, nag-knight D5. So, threat din sa rook ni Hikaru. Nag-D7 lang. So, dito, nag-King H8. At least merong threat sa pawn kung sakaling i-push ni Hikaru Nakamura sa D8 ang kanyang pawn. Then, rook E4. Check. Queen F6. Check. Atas lang. Then, nag-Queen D6. Kinain. Then, kinain din. Then, rook E6. Then, knight F6. So, dito, na king H2. Dapat sana raw ang ginawa ni Hikaru Nakamura, nag-king F2 siya. If ever nag-king F2 siya, ang ganito magiging kalalabasan. So, queen F8. King F3. King, queen F7. Rook E. Ay, rook GE5.
So at least napakalakas na ng dalawang rook dito ni Hikaru Nakamura. Ng Queen G7, Rook G5. So ganito maging setup. So kapag ganito nangyari is maging advantage na din ito kay Hikaru Nakamura. Kay Wesley, gawa nga ng blunder yung KF2. Kaya ang ginawa ni Hikaru Nakamura dito is lang King H2. So after that, ganitong nag Queen D4. So kapag nag balik na natin, kung sakali daw nag Queen C7 check si Wesley, ganito lang mangyayari. Then King Queen F7, Rook E5, Queen B3, King G2, Queen takes A3, Rook E7, Queen takes B4, Rook E5, then Queen B2 check, Rook E2, then Queen D4, then Rook E8, 5. So dito magiging pantay lang ang evaluation bar ng stockfish dito. So balik na natin. So yun nga, nag Queen D4 nga si Wesley. So after that, nag King G3 si Hikaru Nakamura. Then B6 lang. Then Rook takes C6. Then E3 check. King H2. Queen F4 check. Then Rook H3. Queen F1. Rook E6. Then Queen F2. Rook C6. Queen E3 check. Atras lang. Queen D4. Queen D4 yun nga. Then King G3. Queen takes H4. So dito ang ginawa nga ni Wesley, nakakita nga siya ng chance na magtabla ang laro. So nung kinain na, so no other choice, kinakailangan kain din ni Hikaru Nakamura yung queen ni Wesley, gawa nga na kung hindi niya kakainin is mawawalan siya ng rook. So kaya kinain and it's a draw. So hindi naman pwedeng ma-move ni Wesley ang kanyang knight, gawa nga na meron siyang open check for the rook. So ayun nga, yun ang kanilang naging laro. I hope na meron kinakuha sa game na ito. And stay tuned for the next 3 games na ipapakita rin natin sa channel natin. And again, thank you for watching for our video for today. Have a good day. Thank you.